よー、こんにちは、皆さん。コソフィです。今日は日本の珍しいな法律を話し合いましょう。日本に行くとき、これは大事なものですから、皆さんに話したいです。Don't forget to subscribe to watch all my upcoming videos. じゃあ本日始めましょう。Ngayong araw po, let's talk about the mezurashi horitsu in Japan. So, ito po yung mga hindi pangkaraniwang mga law sa Japan na pinapatupad. Ang Japan po ay isang very disciplined country where people are abiding the laws. Kaya importante po na alam po natin ang mga batas po na ito para maiwasan po natin ang maano po sa gulo at to prevent getting in trouble in Japan in case if you're going there. So, let's start. Ang isa po sa mga kakaibang mga batas po sa Japan is maaari po kayong makulong o mapagmulta kapag natalsikan nyo po ang mga pedestrian ng tubig ulan, yung mga nasa paligid po. Kasi dahil karamihan po sa atin ay nakaka-relate dito. Kasi dahil po, di ba, kapag bagong kakaulan lang po, may mga naipon po mga tubig sa daan, minsan po nabaha. Bali po, may mga nadaan po mga sasakyan at accident o kaya minsan sa pagmamadali, natatalsikan po tayo ng tubig. Kaya po, sa Japan po, the passing cars who refuse to slow down on a rainy day will be fined because hindi po pinahintulutan po ng Japan ang careless driving. That's why when we are in Japan, we must be careful and mind when we are driving. So, because it is not acceptable in Japan, you will be fined 7,000 yen for splashing someone. And the law also states that vehicles should install mud flaps or drive slower when it rains so that the safety of pedestrians isn't compromised. So, when you're in Japan, next time, if you get rudely splashed, snap a photo of the vehicle and make them pay. So, yun po ang isa po sa mga batas po sa Japan na kakaiba po na sa atin parang wala lang na dadaan lang po yung sasakyan tapos natalsikan na po tayo. So, sige! You can go to jail for up to 29 days if you expose your thighs or buttocks in public. So, karamihan po, nakaka-relate po karamihan dito yung mga taong kadalasan po nagsusuot po ng medyo uso po sa atin yung mga maikli dito po sa Pilipinas. Pero po sa Japan po, bawal po ang magsuot ng mga maikli. Dahil po, even though Japanese girls wear mini skirts, it's actually illegal to expose your thighs or buttocks in public according to the Light of Crimes passed in 1948. Kore wa raito korai mo akto ni yoru to. Kore wa dami desu. Dakaraminasan, kyosukete kudasai. However, most people don't know about this rule and it's really rarely enforced. But in Japan, when you are going, hindi po tayo dapat po magsusuot ng mga maikli. Dakara, jikai skirts to zubon wa ii to omoimasu kedo. But if it's exposing your thighs, your legs, it's forbidden. So, next naman, you can't smoke outdoors. So, bawal ka daw po mag manigarilyo sa outdoors. Pero medyo nakakagulat po ang batas na ito dahil po sa ibang bansa, parang lalo na po sa Amerika, parang pangkaraniwan na lang na makakita po tayo ng mga taong naninigarilyo kahit saan. Pero po sa Japan po, bawal po yung naninigarilyo sa mga outdoors, lalo na sa public places. So, this is, sa iba po, parang exaggeration po siya. Pero si Japanese law po, bawal po siya.
Foreigners tend to be shocked at the fact that a nation with such a high rate of smokers would forbid outdoor smoking. At kapag may pumunta po kayo sa ibang places, meron din po mga nakalagay na no smoking, parang dito rin po sa Pilipinas. Parang may nakalagay po minsan na kinen kinshi, no smoking. So, while it is true that you can't smoke on Japan, on sidewalks in Japan, it's really forbidden to smoke. That's why, kiyotsuke de gozai. Kaya naman po, mag-ingat po tayo kung pupunta po tayo sa mga outdoors, sa mga public places. At kung maniligarilyo man po tayo, kailangan siguro din po natin na wala pong makakakita po sa atin. So, that's it for today. I hope that you learned many things about the weird and unusual laws in Japan that's very important to know to prevent going in jail. So, that's it for today. Which of these surprised you? Comment lang de, oshiete kudasai. If you like more videos like this, like and subscribe to watch all my upcoming videos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much for watching. Minasan, minasan ko sa imashita. Jamata today.